primary education. We are giving you something. We are giving you another way of how to. We are giving you, we are preparing another way to give you some information through storytelling. Now, witness. What? Children, despite being young, they deserve to have quality education, and parents must give them that. Sabi-sabi ko. Uy, Lenza, kakatakot ka. Buti hindi kayo nag-enroll nung nakaraang linggo. Di ba nung nakaraang linggo pa yung enrollment? Hindi pwede yun. Alam ba ng tatay niya nalabag sa batasyon? Kung ayaw niya kayong pag-aralan. Kasi sayang naman yung panahon. Hindi naman yung panahon yung mag-iisay sa inyo. Kayo yung mag-a-adjust para makapag-aral. Blasting kasi sila, kaya kayo mag-aaral kayo ng mabuti. Ayaw silang payagan ng tatay nila na makapag-aral. Ano nga pala yung pangalan nyo? Ang pangalan ko sa aral sila kapatid. Ito po si Grace, si Jenna, or Mayes. Class, i-welcome nyo sila dahil bukas. Magiging kaklase nyo na sila. Pero ma'am, hindi po kami maaaring pumasok. Kaya yung binig sa amin ng tatay namin, hindi po kami makakapag-aral. Hindi pwede yan. Kung pera lang yung problema, magagawa natin ang paraan yan. Siguro, matutulungan namin kayo sa simpleng pamagamit para sayang kasi yung panahon. Tingnan nyo sila, nakaupo, nag-aaral. Kayo sayang kung sa bahay lang kayo, wala kayong matutulungan. Umuwi kayo sandali, balita niyo sa tatay niyo yung magandang balita. Tapos bumalik kayo sa akin kung pinayagan na kayo para matulungan ko na kayo makabili ng gamit. The kids feel really happy that they are tearing up. The children went home with a big smile on their faces. Tay, may magandang balita kami sa inyo. Walang magandang balita. Ano yun? Makakapag-aral na po kami, na libre. Di ba sinabi sa inyo walang papasok sa eskwelahan? Pero tayo... Di ko kayo binigyan ng pagkakataon, di ba? Libre na po tayo, libre na kami ito. Wala tayong pera, di ba? Wala ba akong kulit ninyo? Di ba sinabi ko walang papasok sa eskwelahan? Huwag nyo nang bilitin. Ha? Wala tayong pera. Wala kayong magagawa sa eskwelahan. Titin nyo, hindihan nyo. Maglinis na lang kayo dito sa bahay, may mapapala pa kayo. Umalis kayo sa harapan ko, yung umakit na pagmumukha ninyo. The four children get mad. Shit. They go to school to take another 35%. Siguro ko yung ano yung kaya. Pag nag-away kayo, ganyan palagi. Ano yung kanabi siguro? Ayun na pa rin ko yung payagan. Grabe. Hihingi ako ng tulong sa mga mapulisan sa DepEd para malaman nila ang
Tulfo. The teacher go to the police station and report the behavior of the father. The teacher and the officers went to the house of the said father. At sinigay niyo ako ito rin. Kaya susunod na lang po kayo para nalapag po siyang maliwanagan. Mga bata, pwede niyo pa kong samahan sa bahay niyo. Kakausapin natin yung tatay niyo na sa piyero. Hi. May gusto ko mausap sa inyo. Sir, totoo po bang hindi nyo pinag-aaral ang inyong anak? Sino kayo? Ibabalis pa mamahay ko. Umayos kayo! Alam? Gusto ko sana namin sa nakapagpapalit. Makakulong lang yung mga anak ko eh! Kaya wala ba, kaming pera! Bubulihin na sa eskwela na yan! Kaya ba para magkaroon sa... Umayos kayo po lang! Pwede kayo makasawa sa ibigawa nyo? Umayos kayo dito! Umayos kayo sa pamamahay ko! Kala ko ba tatapon yun? After that incident, the officer killed the four children, and the father was arrested. And the four children continued their study. The four children became successful in their lives. First, you have to finish your studies. First. Second, when you're working on